Paglaya mula sa rehas na bakal. Nakakulong ka na. Literal sa isang bilang buwan. Kinukulong ka pa ng sistema ng lang. Mahirap yun kasi napakalaking adjustment. Iba yung pakikitungo sa malayang lipunan kaysa sa pakikitungo doon. Patuloy ang pagbabagong buhay. Napakahalaga ng pagtitiwala, ilang dapat na hindi masayang. Kung meron ng tiwala, pangalagaan na yung pagtitiwala na yun. Dahil kapag yun ang nawala, wala ang talagang buhay. At ibalikan ang kwento ng kanyang pagkakawalay sa pamilya at sa kanyang buhay na kinagisnan dahil sa pagkakakulong sa bilangguan. Ito si Paring Ray. Ngayon siya ay malaya na. Ating alamin ang daang kanyang tinahak tungo sa pagbabagong buhay. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng iyan ngayong hapon sa ating Kasangga Mo Langit. Ray Langit! Oras na magsama-sama, Kasangga Mo ang Langit. Tayo na magkaisa, Kasangga Mo ang Langit. Ang puso natin, boses ng masa, Senator Ray Langit. Pag-asa ng bayan, Senator Ray Langit. Sa mahigit isang dekadang serbisyo publiko ng ating palatuntunan, ang higit na tumatak na sa inyo na kwento ay ang kwento ni Rodolfo Bernardo o mas kilala sa tawag na Cowboy. Taong 2001, nang unang maging bahagi ng ating palatuntunan ay si Cowboy. Siya'y naging miyembro ng New People's Army at nakulong sa New Bilibid Prison sa loob ng 16 na taon sa salang Kidnap for Ransom. Parang pinagsukluban ka ng langit at lupa ang buhay nun. Lalo na't sa maximum ako dinala. Napakahirap ang adjustment. Lahat na ng pangarap sa buhay, nawala na eh. Sobrang kahihiyan para sa pamilya, sa mga anak lalo. May tuturing itong pinakamalaking dagok sa buhay ni Cowboy ang mawalay sa pamilya at tuluyang mawala ng kalayaan. Taong 2003, sumulat si Cowboy sa ating programa. Kalakip nito ang pakingin ng saklolo upang mabigyan ng katuparan ang pangarap ng kanyang anak na si Joanna. I am Rodolfo Bernardo, a 55-year-old inmate whose freedom still remains uncertain after almost 15 years now of imprisonment. The youngest of my four children, Joanna, now 22 years old, pursues a forestry college degree at the UP Los Baños, Laguna. I was so happy when one day she told me that she had passed the qualifying test for an exchange students program at the University of British Columbia in Canada. She needed sponsors to pay for her travel to and from Canada and for her board and lodging expenses. My present situation renders me inevitably hopeless in realizing my simple dream for her, a decent education of her own choice. Should you find my Joanna worthy of your help, please reach her. With deep gratitude in advance, I am sincerely yours, Rodolfo Bernardo, prisoner number N91P, 0270. Nagsimulang bumuhos ang tulong na matunghayan nila ang kwento ng buhay at pangarap ng magamang Cowboy at Joanna. Nung balik sa akin na meron ng kabuluhan, may kabuluhan ng buhay kahit na nakakulong, at meron pa palang mga taong magkakaroon ng tiwala sa katulad kong bilanggo para tulungan ang isang anak. Disyembre ng taong 2003, nang tumulak patungong Canada si Joanna bilang isang exchange student. Magalipas lamang ng 4 na buwan, ay matatanda ang binisita ng inyong kasanggang si Rayster si Joanna at iniabot ang liham ni Cowboy para sa kanyang anak. Magpatuloy ka sa buhay na mahusay, maayos. Sa kabila ng pagka-apin nyo dahil sa mga nagawa ko,
may swerte pa rin dumating sa buhay mo. Doon sa sulat ni Tata, sinisisi na naman niya yung sarili niya na yung parang naging pabayang ama. Pero hindi ko na iniisip yun. Hindi mo naman talaga ginustong mag-stay ka dyan na matagal. Tapos hindi, alam ko lang, merong reason si God kung bakit ka nandyan. Pero alam ko na dun sa yung pagpunta ko dito, ikaw yung nagsimula nung parang nakita ko na yung dream ko magkakatotoo dahil sa pagtulong mo sa akin. At yung experience ko dito, alam ko hindi ko lang experience niya din yan for you. At sana, we can go here together pagka labas niyo. Maglipas ang 5 taon, kumustahin natin si Kaboy na ngayon ay kaysa na sa malayang lipunan sa muling pagbalik ng Kasangyamong Langit. Kasangamo ako sa bawat sagali. Bagong taon, bagong buhay. Ito ang pinatunayan ni Kaboy mula nang siya ay makalaya noong 2004. Administrator, janitor at maging driver. Ang tungkuling ginagampanan ni Kaboy sa liwanag ng kapayapaan, isang foundation sa pamumuno ni Robin Padilla. Administrator namin siya, masipag, minsan tumutulong din sa paglilinis. Minsan naman, pag wala yung driver absent, siya sumusunod sa mga bata at ako. Si Brother Kaboy, hindi lang siya kasama sa trabaho lang, kundi as kuya na rin. Hindi kanya tinuturing na katrabaho, kundi kapamilya. Lahat kami dito nagtuturingan ng kapamilya. Isa sa pinaghuhugutan niya ng lakas ay ang suporta ng kanyang pamilya na mula pa noon ay hindi bumitaw sa kanya. Mga matatanda ang magulang, mga anak, mga kaibigan, hindi tumigil yung mga yan na dumalaw. Kung wala yung support system na yan, mahirap makasurvive. Kahit hanggang ngayon, 5 taon na ako dito sa labas, hindi ko kaya mag-raise ng 300 or more thousand para paaralin yung anak ko sa ibang bansa. Pero nasa loob ako ng bilangguan, minsan lang ako sumulat sa Kasangyamong Langit sa pamamagitan ni Sir Ray at Rayster. Na-erase nila yung ganung amount . Kaya ang laki ng pinigay sa akin na tulong nung para mabago rin yung pananaw ko sa buhay. Nung nakaraang taon lamang ay nagpakasal na si Joanna sa isang Canadian citizen. Sa ngayon, si Kaboy kasama ng kanyang pamilya, kaibigan at katrabaho ay muling namumuhay ng malaya. Pinuntahan niyo po ako sa bilangguan, binalik-balikan kasama niyong anak na si Rayster. Hindi lang po ako ang tinulungan ninyo, yung buong pamilya ko ay tinulungan ninyo. Yung aking anak na si Joanna, na kailanman hindi na iisip na makararating siya sa Canada upang doon ay makapag-aral, ay nakapag-aral lang dahil sa inyo. Kailangan na po natin ang isang katulad nyo sa ating Senado. Makakaasa po kayo. Ngayong oras na ito, ang aking buong pamilya ay para sa inyo. Boboto para sa inyo. Senator Ray Langit. Malaria ay mula sa parasite na Plasmodium sa katawan ng tao. Ang mga parasite ito ay nagpaparami sa atay na siya namang tuluyang sumisira sa red blood cells. Tuloy ang laban sa kabila ng pagkakamali at pagkakawalay sa pamilya. Tunay ngang hindi hadlang ang iyong nakaraan upang harapin ang buhay ng may tapang at paninindigan. Makakasa kayo na kaisa kami sa pagbabagong buhay na inaasam. Sa naman ay bigyan ninyo ay isang pang-special ang pagtatanghal na ating panatuntunan na kapagandid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa alam rin po ang Race ng Langit. Ito po si Paring Ray. Ako naman si J.R. Langit. Naging tandaan sa namang laban. Kasangyamong Langit.